Good day, everyone. This is a short film made by Group 1 for Health Education. And our topic is all about nutrition, Quackery. Enjoy watching. But before we proceed to our film, let us share with you what is nutrition, Quackery. Nutrition, Quackery involve promotion and food fads and other nutritional practices that claim to be all natural. These are believed to have beneficial properties of multiple plants in one. Habang nag-iensayo, nagkaroon ng 30-minute break ang players at lumabas sila para bumili ng energy drinks. Okay, 30-minute break. Bili muna tayo ng energy drinks. Feeling ko kasi mag-overtime tayo kasi malapit na yung tournament. Sa bagay, nasasawa na rin ako sa paninda dito. Tara, punta natin si Iron, sama natin. Par, Iron, sama ka. Saan? Sa labas, bibili. Sige, tara. Coach, bili lang po kami sa labas. Sige, basta bilisan niyo kasi 30 minutes. Sige, Coach. Sige, Coach. Habang naglalakad sila, may nakita silang mga endorser at tinalok sila ng kanilang produkto. Bakit lang mga pre, ano kayo sa kanila doon? Maganda ka ako yung mga sir, sa inyo ko yung mga produkto yan. Malipot sa inyo dahil tingin ko yung mga adik kayo. Hala, paano mo nalaman? Halata naman po kasi sa damit at sa katawan niyo, sir. Ano po ba? Ano ba yung produktong binibenta niya at nasama nung bagay sa amin? Ay, mabusan niyo po ito, sir. Mga energy drink photo sa namin sa manual ingredients na bago tapos sa kapalitan. Pala kasi naghahanap kami ng bagong energy drinks. Nakakaumay na kasi yung nakasanayan namin. Kasi yung mga na yung mga fitness namin. Meron po kami dito mga fitness. Ah, mabis po ang epekto. Siguro po, sigurado po yung epekto sa inyo to sa dobla man sa 2 minuto. Sige nga, total pre-taste naman yan. Sana, pahinga kami lang si Chapo kasi sinamatik pa lang ating produkto. Kaming ngayon, mga sir, ito po ang aming produkto. Sigurado magugustuhan ninyo ito. Kayo po, sir, try nyo rin po. No thanks, kakain ko lang eh. Nagbibigyan na energy, meron po pa yung ibang benefit sa katawan natin since made from natural ingredients po yan. Kapag po na pagiging alerta at nakakapag-boost po ng immune system. Pagtapos ng 10 minutong pag-convince, 10 minutes pa lang, mabisa na. Sabi sa inyo, sir, effective ang tutok namin at bumili na kayo. Sige nga, pabili ako, tag-isa. Ako yung tig-dalawa. Sige, sir, wait ako po. Grado ba kayo dyan? Oo, naman par. Ikaw para ayaw bumili? Ayaw ko, par. Titipid ako at saka meron pa ako sa bag. Mga sir, ito na po ang order niya. Bali ko nito sa lahat. Oh, ito yung bayad. Salamat po sa pag-support ng tutukan namin. Habang pabalik sila ng tatlo ng court, ay inalok ni Ryan si Iron ng energy drink. Parang Iron, ayaw mo talaga? Hindi na par, busog pa talaga ako. Ah, bilisan nyo, back to training na tayo. Habang nagtitraining sila, biglang sumakit ang tiyan ng dalawa. Ah, time out muna. Ako rin. Ay po kasi yung tiyan ko, coach. Ako rin, coach. Baka kasi may nakain or nainom kayo na Baka nga. Tawagan ko muna yung kaibigan kong doktor dahil alam kong ayaw niyo magpadala sa ospital hanggat kaya niyo indahin yan. Baka dahil doon sabihin niyo yung energy drinks kanina kasi pare-pare lang naman tayong kinain maliban doon. Ako bibili ng mga ganyan-ganyan sa daan. Tinawagan ng coach ang kaibigang doktor. Hello? May tatanong lang sana ako. Hindi mo sasakit ng tiyan. Sumasakit kasi yung tiyan ng dalawang players ko. Ang tiyan, sa normal ng sakit ng tiyan, anti-inflammatory drugs tulad ng ibuprofen. Pero kung may kasama ng pagsusuka at pagdudumi ng may dugo, ay mas maganda yung dalhin na sila sa ospital para ma-check yung tiyan nila. Doon sa tunula kanina po, na energy drink sa daan. Huwag kasi basta bibili-bili na kung ano-ano, lalo na sa daan dahil hindi natin sigurado kung makikita. Okay, inumin nyo yan. Pag di pa rin nawala, pumunta na kayo sa ospital, baka food poison, may food poison na yan. Kung ano-ano kasi pinakakain nyo? Yes, coach. Yung lesson po na natutunan namin dito po sa ginawa naming group 1, yung wag po basta agad-agad bibili ng mga nakikita lang or panibago lang sa paningin natin kasi hindi natin alam kung ligtas ba yun or makaka-apekto sa kalusugan natin. Kailangan din alamin natin kung okay ba yun bago natin itry kasi hindi sa lahat ng oras may mga tao tayo mapagkakatiwalaan dahil nadadala lang tayo sa salita. Kaya yun ang kumbinsin nila tayo na bumili ng ganito ganyan. Kaya please tell sa mga ano, wag po kayo agad-agad bibili para make sure po na ano, ligtas po yung ano natin, kalusugan ganun.
Tunan po namin ay maging mapanuri sa mga produktong minibenta sa daan o sa ibang lugar. Maging maingat po tayo sa mga produktong nabibili natin sa daan upang makaiwas sa nutrition quackery.